isang mabilis na pag-dribble sa mundo ng basketball, mga KaDribol. Nabalitaan nyo na siguro ang nangyari sa laban ng Lakers at Detroit, mga KaDribol, kung saan nagwagi ang Lakers 121-116. Sa kabila ng magandang ipinamalas ng koponan ng Lakers sa pagkuha ng panalo, may insidente ngang nangyari sa laban nilang yaon na nagpa-delay ng ilang minuto sa kanilang laban. Ito nga ay nung masiko ni LeBron James si Isaiah Stewart sa mukha nito sa may bandang kanang kilay. May mga nagsasabi na ang pagkakasiko ni James kay Stewart ay sinadya ni LeBron. Meron namang nagsasabi na hindi sadya. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, mga KaDribol, kung sadya nga ba o hindi ang nangyaring pagkakasiko ni LeBron kay Stewart na nagdulot kay Stewart ng 5 stitches, ito ang masasabi ko dyan. Makikita natin sa video, mga KaDribol, na mag-fitro si Jeremy Grant. At nasa bandang kanan nga itong sina DeAndre Jordan, Isaiah Stewart at LeBron James. Napapagitnaan ni na Jordan at James si Stewart. Si Jordan malapit sa basket, samantalang si LeBron ay nasa itaas malapit kay Grant. Pagtira ni Grant, syempre may magaganap na mga boxing out. Binaks out ni Jordan si Stewart. At ito po ang hindi nakita ng karamihan, mga KaDribol. Dahil sa ginawang box out ni Jordan kay Stewart, naunahan ni James sa pwesto 1 si Stewart. Kung makikita ninyo, hindi nakakuha ng stable na pwesto si Stewart. At dahil dito, na-prostrate yata yung mama at ang ginawa niya ay tinulak niya si LeBron. At dahil hindi naman nakatingin sa kanya si LeBron, hindi nito alam kung paano nakapwesto si Stewart nung oras na iyon. Si Stewart pala ay nakabend na mas mababa sa balikat nila. Ang tanging naramdaman lang ni James ay ang tulak ni Stewart, na agad nagpa-trigger kay James ng isang second emotion, ang tabigin ng kanyang braso ang iniisip niya ng mga braso ni Stewart. Kaso ang nangyari, mga KaDribol, dahil sa nakabend na mas mababa sa balikat si Stewart at hindi ito nakita ni James, ang tinamaan ng sikon ni James ay ang mukha ni Stewart at hindi ang mga braso nito. At kung mapapansin ninyo, mga KaDribol, nang maramdaman ni LeBron na mukha pala ni Stewart ang tinamaan niya, ay agad siyang nagtangkang humingi ng dispensa kay Stewart na hindi naman tinanggap ni Stewart, at nagsimula na nga ang ilang minutong komosyon sa pagitan nilang dalawa, lalo na't ayaw magpaawan itong si Stewart. Kaya para sa akin, mga KaDribol, bilang isang malalaro din naman ng basketball, hindi talaga maganda sa pakiramdam na may masasaktan tayo sa laro o tayo naman ang masaktang lubha sa isang laro. Pero dahil ang larong basketball ay isang physical contact sports, hindi minsan maiiwasan na magkasakitan sa laro. Sa tingin ko, mga KaDribol, hindi talaga intensyon masaktan ni LeBron si Stewart. Hindi sa kinakampihan ko si James, mga KaDribol, kundi iyon ang nakikita ko dito. Lalo na't wala namang mabigat na dahilan si LeBron upang sikuhin niya sa mukha si Stewart. Wala naman nangyaring asaran o inisan sa pagitan nila bago ang insidente. Bilang manlalaro ng basketball, kadalasan normal na sa kanila ang mga reaksyon ng kanilang mga katawan sa isang reaksyon ng katawan ng kanilang mga kalaban. Gaya ng ginawang pagkulak ni Stewart kay LeBron sa box out, na agad naman nag-react ang braso ni James na hawiin ang mga kamay ni Stewart. Nasa kasamaang palad, mas malapit ang mukha ni Stewart sa braso ni James, kaya ito ang tinamaan ng siko niya. Gayunpaman, mga KaDribol, pinatawa naman ng karampatang penalty ang dalawa. Si LeBron ay binigyan ng flagrant foul 2 kaya siya ay na-eject sa laro dahil sa pagkakasiko niya kay Stewart. Si Stewart naman ay nabigyan ng dalawang technical dahil sa inasal niya habang pilit siyang pinipigilan ng mga official, securities, mga coach at mga players. Ngayon, ang hinihintay na lang natin dito ay kung mapapatawa ng multa ang dalawang manlalarong ito at suspension. Kayo, mga KaDribol, ano sa tingin ninyo ang nangyari sa pagkakasiko ni LeBron kay Stewart? Sinadya ba niya ito o hindi? Comment nyo lang dyan sa ibaba. Hanggang dito muna ang hatid kong balita sa inyo, mga KaDribol. Huwag kalimutang mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa. Salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay. Tandaan, tuloy lang tayo sa talbog ng buhay. Dribol pa more!